Ang oras po natin ay mag-aalas dos na. At eto mga kanoli ay first time kong ipapakita sa inyo yung kalooban ng bahay. Kung ano ang nangyari dito sa loob ng bahay. Kung wasak ba o durog na durog o ano ba. Kung ano ba yung kesame, itsura ng kesame, yung mga dingding nating kwarto, ganun. At paano ba nung mga umuulan, ayan, tagas-tagas pa, basa-basa pa. So ito mga kanoli, pakita ko sa inyo. Ayan. So ito, di ko na lang sabihin kung kaninong kwarto, no? Ito, yan. Ganyan po kasi ang renovation. At least, meron po kayong idea kung sakaling kayo po ay magpaparenovate, no? Kung ano ang mangyayari, maaaring mangyari sa tirahan nyo na i-renovate na naandiyan kayo nakatira, no? So, ito. Oh, bakit? Ito mga kanoli, yan. Tulad yan, di ba? So, andito yung mga gamit namin. Yung cabinet, yan. Pero yung cabinet na yan, tinakpan ko kaagad yan mga kanuli ng trapal. Kasi, andyan yung mga damit namin, mababasa. Diba? So, napakalaking trabaho pagkayan ay nabasa yung mga damit dyan. Diba? Napakalaking abala. No? So, eto, pakita ko sa inyo. Yan. So, eto po, yung pinakang bubong namin nung wala pa yung islab na yan. Eto yan. So, yan na po ang nangyari. Nung unang wala pa yon, eto muna ang tinanggal para maisuot yung poste na yon. Para makapag poste at makapagbiga sa taas. Yan muna ang unang tinanggal ni tatay. Ayan. Tapos, eto kasunod, dahil sa no change na talaga, kailangan na magtukod. Ayan, eto, tukod. Tinukod yan sa biga. Diba? Ayan, sa mga nasa biga yan. So, eto, ayan. Giba na yan, di ba? Ayun na yung slab. At yung mga yero niyan ay wala na. Natitira na lang kesame. Pero nung mga unang araw na gumagawa pa lang dyan, andyan pa yung yero. At kaya nga lang, nung nagtukod na, tinanggal na yung mga yero. Yan na. Kesame na lang yan. Oh. Yan. So yung mga yero niyan, nandun na. Yan. Yan po ang nangyari. So, pakita ko po rin po sa kabila. Ang nangyari rin sa kabila. Yung mga naging diskarte ni tatay, mga kanuli. At least, meron din po kayo mapupulot, no? Matututunan. So, eto, mga kanuli, kagaya nito. Nagtukod si tatay doon sa binubusan ngayon. Binutasan niya to. Pero kagaya ng sinabi ko, naandyan pa yung mga yero nung mga unang araw. So, dahil sa nagtukod na, eto na yan. Yan, dyan tinukod sa may biga. Hindi siya nagtukod dito. Pero ito, matibay din to. Kasi meron din tong mga tubular dyan sa ilalim. No, at may mga breeze pa yan. At, pero mas nagsigurado siya dito. Yan, kasi wala talagang alog yan. No, walang alog yan. Kaya nito, pag dumaan ka, pero wala naman tong alog. Diba? Kaya lang mas nagsigurado lang siya dyan. So, ito mga kanuli. Ito. Dito ka mamamangha, mga kanuli. Mamamangha kabagya dito. Kasi, naging pala isipan to. Naging pala isipan kasi 'di ba ay yung dating alulod namin eto ay nandun talaga yung sa harapan, wala nang alulod dito kasi ito na yung pinakang terrace eh. So ngayon dahil nga sa ito ay ginawa na yan, gawa na, dyan kami lumipat. So kung hindi niya to nilagay ng alulod, maaring bahang baha dyan sa baba. So eto, pinutol niya yung yero, pinutol niya yero. At itong alulod, dyan na tumatapon yung mga ulan dyan, tubig ulan, dito tumapon. Kaya, malupit. Ayan. So, lahat ng tubig ulan ay tumapon dyan. Dati abot pa yan dito. Ngayon, hindi na, putol na. Siluwad na yan doon. At, dito na lang yan tumapon, mga kanuli. Dito yan tumapon. Ayan. Yung butas dyan, ito yung alulod dati doon sa harapan, nilipat niya rito. Ayan. PVC. Pababa. Yan. Pababa yan. Hanggang dun. Yan. Tapos dun yan tumapon sa baba. Sa terrace. Nilagyan ng sahod. Para na tumapon yung tubig. Yan. Tatay. Pero nung mga ilang araw na, mga 28 days na, 30 days. At yun na nga yung sinasabi ko, diba, nung mga tatlong araw na nakaraano, napakalakas ng ulan na gabi. Mga alas 7. Siyempre, dahil sa ano na nga yan, open na yan, wala na rin yung mga yero dito. Ay, may yero pa pala dyan nung nakaraan, no? Kaya ngayon, eto, gumawa kami ng
alulod dito. Yan. Alulod. Yan. Yung ulan na tumatapon dito, ayan, dito bumabagsak. Ngayon, itong tubig dito babagsak naman dito. Yan. Pagbagsak dito, diretso yan doon. Yan. Kasi may drainage yan doon. May drainage yan doon pababa, palabas doon sa harapan ng bahay. Oh. Kaya, yun ang nangyari. Pero, ay, di pa rin talaga naiwasan. Dahil nga, siyempre, at ito, pang ano lang yan, pang survive. Di ba? So, nagkaroon din ng kaunting baha-baha dito. That time, nung gabi na malakas ulan, dalawang gabi yata yun. Yan. Pero, hindi talaga totally na yung, kasi wala na rin naman kami dito, doon na kami natutulog eh. Yan. So, kumbaga, ay hindi masyadong pumasok yung tubig ulan. Dahil sa mga paraan na yun. Yan. Yun po yun, mga kanoli. Yun po ang kwento noon. Yan. Ano pa ba, mga kanoli? Yan. At eto, dahil sa di pa nga maituloy yung islab dito sa flooring, pinutol muna yan, nilukot. Tapos yan, pag mag i-islab na dito ng flooring, tutuwi din na lang yan, durugtungan. Durugtungan na lang yan dito. Yan. Kasi ito, pinalitaw lang yung bakal dyan kasi nga, pag flooring yan dito, ay mayroon pang bakal. Kaya inuna yung taas para hindi na muna umulan. O umulan man, hindi masyadong mababasa ang baba. Yan! Yan po ang mga naging kaganapan. Ngayon, pagdating naman sa, siyempre, maliliit lang space ng bahay natin. Meron tayong mga katabi, no, di ba? So, kagaya nito, yan. Tinupi yan, mga kanuli. Yan. Ito. Ang katabi kasi yung mga kanuli, yung kapitbahay ko na, no? Pero yan, isang hollow blocks pa yan. Yan. Andito pa yan, isang hollow blocks pa yan. Pero ang ginawa ko para hindi tayo makaabala doon, kasi baka mamaya, di kasi may iwasan na kumatas doon. So, yung, ayan ako na lang, hindi na ako gumamit ng kabilang pader. Umusog ako dito sa akin. Yan, umusog ako dito sa akin para at least makaiwas ako sa kung kakatas na uulan, kasi maaring malaki ang gastusin. Mag-aabono ka doon kung pasokin ng ulan, mabasa ang kesame doon. Yari ka, malaking abono. So, umadjust na lang ako dito sa akin. Yeah, at least, safe na safe. Di ba? Ayan. So, yun lang ang nangyari, mga kanuli. Ito, asintadaan na lang yan bukas. Yan po. At mamaya, ipasal ko po kayo, mga kanuli, sa mga ibang naging diskarte, no? Sa paggawa ng bahay. Yan. Pero, ito naman, nung nakaraan, may mga tukod pa to rito eh. Pero naglagay siya ng space dito na isang metro para at least ito ay mapalitadahan. Diba? Yun po yung mga laging technique. Yun, mga kanuli. So, hopefully ay meron kayo natutunan, mga kanuli, ng mga diskarte. No? Diskarte sa pagre-renovation na hindi kayo lilipat. Hindi kayo maghahanap ng lilipatan. Diba? Yun. So, inuna ko muna yung harapan. Tapos, nung okay na yung harapan, naisilaban na. So dito, meron na. Ay, nagpagawa ako ng kwarto na kaming ako, misis, anak ko, ay kasya kami sa loob. Ayan yan, mga kanuli. Ayan. So dyan kami lumipat. Ayan, kami lumipat. Diba? Safe naman kami dyan at hindi naman kami mababagsakan ng kung ano man kasi, yan o. Oh, silab na yan eh. Ayan. So yun po ang mga naging diskarte. Yan, tatay. Kung tutusin, mga kanuli, kung iba-iba, kung iba-ibang gagawa, ay kailangan mo talagang lumipat, no? Yan. Pero ito, ay na, ginawa na namin ng paraan. Diba? Yun. Yun po. At syempre, yun po, mga kanuli, no? So, nakabulang ako ng isang vlog. Agro istorya lang, buo na yung vlog. Yan, yung mga tukod. Yan. Yan, mga tukod. Yan. Yun, alright. Yun po. At, ababa, mga kanuli, baka mayroon akong makita na medyo nakaiba. Kapulutan din rin ng ano, ng diskarte. Di ba? Pero ito, ito yung dati. Ito yung dati naming hagdan. Bakal yan, angular yata yan. Na pinloringan na binaon dito.
Matibay yan. Walang ugayan. Yun. Yun lang. Share ko lang sa inyo mga kanoli. Yan. Yan. Sana po ay ano. Naka... Ay, ito pala mga kanoli. Ito yung sinasabi ko. Diba supagitan na yun? Sa PBC na yun. Yan. Yan. Pinatagos ni tatay dyan. Nilagyan dito ng alulod. Tatagos dito yung tubig. So, hindi tayo mababain sa loob. Yan. So yun po, sana po ay ano, nakakuha tayo ng ano, ng discarding, nakatulong din kami or sa inyong mga viewers na gusto magpa-renovate na nakakuha rin ng discarding kung paano gagawin. Pero ang pinaka-advice ni tatay, basta magtataas ka second floor, third floor, kailangan malalaki yung bakal. Kasi habang tumataas ka raw, pabigat yung bahay. Yan. At kailangan meron kang balagbag dito. Ano yun? Ang tawag dyan, Noy? Yung bakal dito na binaon? Okay, welder kasi yan eh. Hindi yan ano eh. Hindi yan masuri. Tie beam. Tie beam. May tie beam yan dyan eh. Mayroon tie beam dyan. Yan. So yun lang po mga kanoli. Salamat at ayan. Yan po. Ayan. Ito titibagin ba yan? Baka bukas. Bye-bye!